Ay, wari ko'y high blood ang aabutin sa mga alimangong aray. Aba, ay kailangan maghinay-hinay at delikado. Umagang-umaga pa nga nila ang mga kamangyan ay kami ay naglakad na agad, gawa ng mga huli nga ni kami ngayon ng alimango. Medyo malayo-layo nga ni Hoeri sa amin mga kamangyan, kaya kailangan namin bilisan ng kilos. At dahil nga ni malalaki yung hakbang ng mga kasama ko, ay di lagi na lang akong naiiwanan. Aww. Buti nga ni at nagainit-init na ulit din sa amin, gawa ng 2 buwan dining palaging umulan na ng umulan. Ay hindi na makalabas, hindi na makapag-date. Ay, tsara. Mga 30 minutes o siguro mga kamangyan yung nilakad namin bago talaga kami makarating. Areho yung kubo na lagi namin inatuluyan tuwing kami ay nagahuli dining. Ang una-una namin ginawa mga kamangyan, hinanda na muna namin yung mga pamain doon sa alimango. Tapos dyan sa parang pisnit na itim na yan, dyan alagay yung mga pamain. Bale, pangalawang beses ko na ho aring manguha ng alimango mga kamangyan. At talagang hindi naman ho talaga madaling manghuli. Ano? Ayan, bale garneo ang itsura mga kamangyan kapag nabuhol na yung sa pamain. Areho yung agamitin namin sa paghuhuli ng alimango mga kamangyan at ang tawag ho din sa amin ay panak. Ayan, bale, apasok lang ho yung parang pinakatali doon sa pamain, di yan siya kaabuhulin. Aba, ipag pumasok din ang alimango ay talagay walang kawal. Ayan, gay ano ang magiging itsura at dahil nga ho mabigat, ay di binali ko na rin kay kuya. Kapag magahuli ho pala ng alimango, kailangan low tide o mababa yung tubig. Kaya dapat ho, medyo maaga talaga gawa ng mga patanghali na taas na yung tubig niyan. Ayan, di yan ho, naghanap-hanap na kami kung saan pwedeng ilagay yung panak para sure naman na may mahuli. Pagkakita ho namin mga kamangyan ng butas na ganyan at saka yung pinagngat-ngatan na shell ng lukay, ay di nilagay ho agad namin yung panak dahil sure na nandun yung alimango sa butas na yon nagatago. Pag tumaas yung tubig na yan, malabas dyan yung alimango tapos maaamoy niya yung pain tas masuot yan doon. Oh, ay di huli. Marami uman din nagtatanong sa akin, bakit daw ako'y tuwan-tuwa maglulusong sa mga putikan, ganyan. Kung ako baga daw ay hindi nadidiri, aba hindi naman ng mga kamangyan. Gawa ng pagnahugasan naman yan ng tubig, eh, nawawala din naman yung putik ay. Basta ako'y tuwan-tuwa mga kamangyan kapag ganyan napunta sa bukid, kapag nanguhuli ng mga isda. Siyempre o minsan mapagod, pero yan yung mga karanasan na. Chas na iyak. Hindi, siyempre o yan ay mga karanasan na talagang daladala mo hanggang pagtanda. Tapos ako kwento ko sa mga anak ko, alam nyo mga anak, nung bata pa ako, ako'y nakaranas ng ganito. So ayun na nga niyo mga kamangyan, nilagay na namin sa mga gilid-gilid o kaya ay dun sa alam namin na madadaanan ng alimango. Medyo natagalan no pala kami mga kamangyan, gawang kailangan no namin mag-ingat sa paglalakad. Gawa ng dun sa ilalim ng inalakaran namin, may mga kahoy-kahoy, ganyan. At gruping lalim ho ng putik mga kamangyan, buti na lang ho at nakatapa kami. Dahil kung suot-suot namin yung chinelas, ay naku panigurado iwan dyan sa ilalim. At ayun nga niyo mga kamangyan, may nakasalubong pa kami at sobrang daming huling isda. Aba, ay pwede bagang makibahagi diyan kahit konti. Bandang alas 10 na ho kami natapos sa paglalagay ng mga panak. Ilang oras pa ho yung aintay namin, kaya kami ay magpahinga-pahinga muna at mapagod din ay. Ayan, pagkatapos nga ni ho namin ilagay yung mga panak, ay nanguha muna si kuya ng buko, pantagtag uhaw. Ayan, bandang alas 12 ho ng tanghali nung nagtaas-taas na yung tubig. Ala, siguro yung mga alimango ay nagalabasan na. Bandang alas 3 na ho ng hapon, nung medyo bumababa yung tubig. Kaya kami ay pumunta na agad para tingnan yung mga panak at makita kung may mga huling alimango. Ay sa una ho mga kamangyan, aba, ay mga wala kaming huli. Ay baling magdabog. Talagang paswerte yan na lang din ho din mga kamangyan ay hindi mo naman mapipilit yung alimango na pumunta doon sa panak. Ay kung pwede lang ho pakausapan yung mga alimango na yan na pumunta mismo doon sa panak para kami ay may pang-ulam. Aba, ay kanina ko pa nagawa. Ayan, bali ganyan ho ang itsura ng mga alimango kapag andun sa loob. At nakakatawa nga ni din ho mga kamangyan gawa na ang dami naming nahuli tapos ang lalaki pa nung iba yun ho. Kaya hindi na rin ho ako nagataka mga kamangyan kung bakit gurping mahal din ang mga alimango, ganyan. Dahil sobrang hirap naman talagang hulihin. Hindi ho biro yung pagod, yung hirap. Hindi, seryoso, hindi biro talaga yung hirap, yung pagod. Yung oras na inagugol para lang ang makahuli ng mga ganyan. Yung iba no choice, kailangan talaga nilang gawin. Kaya yung iba diyan, swerte kayo kung hindi nyo na kailangan gawin yung mga ganitong klaseng bagay. Pagkatapos ho namin kunin yung mga panak, ay oras naman para kunin na yung alimango. Yung medyo mahirap-hirap nga ni Hoering kunin mga kamangyan. Hard to get yarn. Gawa ho yung sipit niya, ay kumapit na lang kumapit kung saan-saan. At syempre ho, kailangan magdoble ingat ho talaga din eh. Gawa ng pag nasipitan yung iyong daliri, ay nako, magaya ka sa iyak di yan. Once na lumabas na ho yung alimango, ay kailangan na hong talian para hindi makawala. Pero minsan, kahit anong higpit ng tali, kumakawala pa rin. Medyo marami-rami rin ho pala yung nahuli namin mga kamangyan, abay, hindi nalugi. Pero sa totoo lang ho mga kamangyan, ay kaunti pa rin mga nahuli namin. Dahil minsan, ay grouping dami talaga, pero minsan, wala din naman. At ayun na nga ni ho, binuhol na ni Kuya Julius para isang bitbita na lang ang gawa na. Malay-layo na naman yung aming alakarin pa uwi, ana. At dahil nga ni ho, late na kami nakauwi mga kamangyan, pinalipas ko lang yung gabi bago ko ari lutuin. Ayan, umagang-umaga ho mga kamangyan, nag-prepare na agad kami para maluto na rin alimango para may ulam din namin ngayong tanghalian. Ay kasama ko si paring John at siya ay nagakuha ng mga panggatong diyan. At dahil nga ni ho, buhay pa yung mga alimango
alimangong mga kamangyan at mahirap linisan, kailangan nung muna namin pakuluan sa tubig. Bali ho, yung tubig na ginamit din ng mga kamangyan ay galing lang sa balon. Ang luto lang ho na gagawin ko din ng mga kamangyan ay garlic butter crabs. Laka. Pagkatapos nga ni hong mapakuluan at matagtag yung tali mga kamangyan, ayan gaya na yung itsura ng alimango. Gurpin, dali lang ho na rin luto na agawin ko. Gawin na ako'y gutom na rin. Syempre, inuna ko ho yung butter at saka ko ho sinunod yung bawang. So, depende na lang sa inyo kung gusto niya ay madami o kaunti. Sinunod ko na ho yung oyster sauce at saka yung sili para kumapit-kapit naman yung anghang. At syempre ho, nilagyan ko rin ng asukal para naman mag-balance yung lasa. At saka ko na ho sinunod rin mga malulusog na alimango. Kadami naman pala na rin. Ah, hindi magkasya sa tulyasi. Hinaluhalo ko lang ho mga kamangyan para naman kumapit yung lasa doon sa crab. Crab. At saka sinunod ko na rin ho yung Sprite. Sprite, baka naman. Ayan, nilagyan ko na rin ho ng bitchin, asin, paminta, at kung ano pang gusto ninyo. Ayan, ahintayin ko na lang ho aring maluto, so alagyan ko ng takip na hindi naman kasya. At habang nagahintay nga ni ho ako mga kamangyan, ayan na naman si tatay tumabas na nang tumabas. Gapahinga lang ho yan ng kaunti, tas mamaya nasa bukid na naman. At ayun na nga ni ho mga kamangyan, after ilang minuto lang ay abay, naluto na ang ating alimango. Ay pag binuksan ko ho yan mga kamangyan, ay ganyan man din ang itsura. Yung kasarap. At dahil gutom na nga ni ho ako mga kamangyan, ay tikman ko na ho, ano. Kunyari, mapunta ka sa restaurant, ano, tapos biglang gusto mo yung alimango ang kainin. Naku, ay maghanda-handa ka na at ginto ang presyo. Pagkarni naman ng mga kamangyan, kailangan din ay mag-ingat naman sa pagkain. Gawa nang nakaka-highblood nga ni kapag nagsubra. Pero dahil feeling ko naman ay mababa yung aking dugo, ay dapat asin. Dini ho talaga sa probinsya mga kamangyan ay diskarte ang labanan. Hindi ho kailangan na kumain ng kumain sa labas o bumili ng mga kung ano-ano. Basta kapag marami ka ditong tanim, madami ka din ng alaga, abay, kay panarong panalo. Minsan nga ni ho ako'y nagataka mga kamangyan. Talagang nakakaanga din yung kalikasan natin. Araw-araw tayong nakain, araw-araw may mga nanghuhuli ng isda, pero hindi naman nauubos yung laman ng dagat. Panay din ang bunga ng mga gulay at prutas kung saan-saan. Kaya kailangan nun natin talaga ingatan din at pag iyan ay naubos, naku, delikado. Tayo din ang kawawa niyan, ano? Eh siya ay kumuha na rin ho kayo ng kanin diyan mga kamangyan at ako'y saluhan nyo din. Huwag na mahiya, gusto pa'y asubuan ay. Ayun na nga niyo mga kamangyan, mamimigay ho ako ng tigwa 1,000 pesos. Basta i-download lang ho yung nasa comment section, which is yung Aurora game. Marami ho dito laro na pagpipilian mga kamangyan, pwede rin ho kayo mag-cash in at mag-withdraw. Kaya ano pong inaintay ninyo, i-download nyo na ho yung link na nasa comment section at sama-sama tayong mag-enjoy at kumita. See you sa ating next vlog! Bye-bye!